kiss and dress to play date to you. Hey guys, welcome back to my channel. For today's video guys, may pupuntahan tayong isang tagong camping site. Literal talagang tago kasi ang pangalan niya is Hidden Camps. Kung hahanapin niyo siya sa Google Maps guys, ang nakapin doon is Batis Camp. So ano pa hinihintay niyo? Tara na, samahan niyo kami puntahan at tuklasin ang ganda ng Hidden Camps dito sa Indang, Cavite. Itong binabaybay nating kalsada ngayon guys, ito yung from Indang kung pupunta ka doon sa Alfonso. So ito yung kalsada na yon. Siguro yung iba familiar na din dito. So ito, kakaliwa tayo dito at ito na yung arko ng barangay kay Tambog. Madali lang siyang hanapin guys kasi pag kaliwa mo dito, pagpasok mo dito, dire-diretso lang to. Kung diretsuhin mo rin naman kasi to, ito yung papuntang Villa Filomena. Pero hindi ka na makakarating doon. Hindi ka na makakaabot doon. Dito lang siya banda. Mas mauuna yung Hidden Camps kaysa doon sa Filomena. So ayan na guys, touchdown na tayo dito sa may kanto papasok ng Hidden Camps. So ito may makikita kayong mga tindahan dito, may mga tinda rin silang mga salbabida pambata. Kasi marami ditong mga paliguan na ilog. So ayan, may makikita kayong mga ganyan dito sa labas bago ka pumasok ng Hidden Camps. At ayan na nga guys, makikita mo nakalagay Hidden Camps Indang. So, yan, papasok dun sa loob. Hindi na siya simentado, pero hindi naman siya maputik kahit pa mag-ulan kasi ano naman yung lupa dito. Hindi naman yung kagaya ng sa iba na putik-putik siya. So, ayan, okay din naman kahit pa naka road bike ka rito or nakamotor ka, okay lang yung kalsada. At maiksi lang yun guys, wala pa nga 100 meters yun eh, papasok dito sa loob. So etong nakikita nyo, eto yung parking area. Maluwag siya dito sa loob. Maraming pwedeng pagparkingan. At saka safe naman siya kasi pagkagabi meron namang nagbabantay rin dito. So eto may mga, makikita tayong mga sasakyan, mga motor. Yung bike pwede mong dalhin, pwede mo ring iiwan dyan. So mamaya makikita nyo kung okay bandalhin yung bike sa baba kasi siya may hagdan, pababa pa siya. So pagpasok natin guys, eto may makakita tayo ditong parang tindahan. So dito tayo magre-register, dito rin tayo magbabayad ng ating entrance fee at dito rin tayo mag-inquire kung gusto lang nating magtanong-tanong tungkol sa mga bayarin at kung ano yung mga available na tent or tea hut na pwede nating pag-istayhan. Ito pala guys, tindahan. So kung wala kang baon at gusto mong bumili or may kulang ka, pwede kang bumili dito sa kanila. Pwede ka rin magpaluto kung wala kayong talagang dalang pagkain. Kung gusto nyo rin mag-ino, meron din silang tinitindang alak, yelo, at kung ano-ano pang pwedeng pulutan. So yan na nga guys, bababa tayo rito, papunta tayo doon sa mismong ilog. Pero madadaanan na natin yung mga pag-istayhan natin ng mga tihat o yung mga kubo-kubo at saka yung kung wala kayong dalang tent, meron naman silang tent dito na pwede mong i-rent. Pero kung meron kang dalang tent, pwede ka rin mag-tent pitching. May separate na bayad din siya. So, ayan guys, basahin muna natin. Ito yung kanilang rules, campsite rules. So, ayan, mababasa nyo yan. Pati yung
kung anong oras kayo dapat tahimik na. So itong tent na to, nakakita natin, ito yung nakaharap mismo sa batis or sa ilog. So ayan, isa lang yan sa mga tent na nandito, pero marami pa yan. Kung sa mga day tour naman, pwede naman tables lang, tables and chairs, yung ganito lang. Meron din naman sila, marami ka rin pagpipilian na tabing ilog lang din ang pwesto. Ayan o. So ayan na nga guys, enjoyin muna natin itong ilog dito sa may hidden camp sa Indang. Sa mga napuntahan namin at na-feature ko na dito sa vlog ko, ito yung kakaiba sa lahat kasi ito meron ng sariling tent kung wala kang dala at saka mas malapit to kaysa sa dun sa ibang napuntahan namin. At dito rin lang kami nakapag-overnight talaga kasi sakto lang din na long weekend, kaya ginrab na namin yung opportunity na mag-overnight at ma-experience at ma-enjoy namin yung lugar. Malamig ang tubig dito at saka well-maintained naman yung lugar kasi may mga naglilinis din naman dito. So ayun na nga, pagdating ng gabi, meron ditong bonfire. So kung halimbawang medyo malamig, pwede kayo dyan magpainit konti at pwede rin kayong tumambay. Sa kanila yung unang campfire. Pagkatapos nun, nasa sa inyo na kung dadagdagan nyo, magbabayad kayo ng 150 para dun sa isang bugkos ng kahoy. So kayo na mag-decide kung gusto niyo pa bang dagdagan or okay na 'yun sa inyo kasi mag-start siya mga 6:30, mga 7 ganyan. Mag-umpisa na 'yan silang magpabaga ng kahoy. So ayan na guys, as you can see, meron siyang mga tent na. Pero hindi lahat naman 'yan may tao. So ayan, magbabayad lang kayo, mamili lang kayo kung saan kayo banda diyan. So kami eto, dito kami sa may Kubo-Kubo. Ang rate nito na around 1,000 ang overnight, 1,000 plus ang overnight. Kasi apat kami, hindi naman kami kakasya dun sa tent lang. At saka marami kaming dalang baon, maraming dalang gamit. So ayan, busy-busy, nagpe-prepare para sa hapunan. Bagong experience, bagong bonding session namin mag-iina kasi syempre first time namin mag-overnight sa ganitong lugar. Dami ba? Oh, no? At you know, ito talagang pinaka nagustuhan ko, itong campfire, kasi ngayon ko lang ma-experience to dito sa Cavite. Maraming tao that time na pumunta kami, pero hindi naman lahat occupied yung mga tent. Lahat sa paligid, guys, ang gamit na ilaw, solar. So, hindi talaga siya madilim. Madilim lang sa camera, syempre, pero ang paligid niya, maraming mga pailaw na solar. Hindi rin siya malamok kasi nung hapon, nagpausok yung mga tao dito. Nagpausok sila para mataboy yung mga lamok. Ayan, mga baon namin, may alak pa nga eh. Tarang! Mga pulutan, syempre. Ayan, ulam namin na baon. Dito na rin kami nagluto. At ayan na nga guys, good morning!
ito yung bubungad sa'yo pagkagising mo, paglabas ko ng kubo. So ito agad yung nakita ko, ito yung bumugan. Ang sarap ng tulog ko. Mahimbing, tahimik yung lugar, mga kuliglig lang yung naririnig mo, at saka malamig, hindi kailangan ng aircon o kaya ng electric fan dito sa loob ng tinuluyan namin. Wala rin namang maingay sa gabi kasi meron silang tinatawag na quiet time. So bawal mag-ingay from 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. So ito, ang time check nito siguro na sa mga 5:30 pa lang or mga 5 pa lang to nung gumising ako, nung bumangon kami. Pero sa Angel, maagang gumising kasi magluluto siya ng aming almusal. You know, sarap dito. Kape-kape sa tabing ilog. Tsaka wala pang tao, guys. Kami-kami pa lang. Kami pa lang bumangon ng maaga. Ganito kaaga. Yung iba tulog pa. Sarap ng tulog siguro nila. Kasi tahimik eh. Siyempre, maliligo rin kami. Experience din namin yung ilog dito. Magandang maligo sa umaga, guys, kasi kahit masyadong malamig, walang ibang taong naliligo, kami pa lang. Kami pa lang ang tao dito sa ilog. Ngayong umaga. Maligo muna kami bago kumain at saka magbihis. Para mamaya, diretso na kami alis. Uuwi na rin kasi kami mamaya. Bago maligo, syempre hindi mawawala yung pictorial muna. Kaya, pictorial muna, post dito, post doon. Syempre, ganun talaga. Ayun ang nagdadala ng kasiyahan natin eh, di ba? Wow! Ay, bago ko makalimutan, guys, ito pala yung sa loob ng kwarto na tinulugan namin. Ito, walang lamok kasi napaligiran siya ng parang net na hindi napapasukan ng lamok. Ayan o. Tsaka malamig, lalo na sa gabi, madaling araw. Ang lamig, ang sarap, para ka rin naka-aircon. So ayan, malinis din yung lugar. May kasamang foam to sa loob, so hindi masakit sa likod pag natutulog kayo. Whereas dun sa mga tent lang talaga, walang kasamang foam. Dito meron. So ayan na guys, moment na namin to kasi wala pa ibang tao, tulog pa yung ibang tao rito. Mga alas 6 pa lang to ng umaga. Saka malakas yung tubig at saka malinis. Kasi kami-kami lang talaga nandito. Thank you.
Ang nagustuhan ko dito is nakapag-bonding kaming mag-iina. So, ayan, wala kaming ibang ginawa. Nagkikwentuhan lang, walang cellphone, walang ibang gadgets. Basta kami-kami lang nagkikwentuhan, nag-uusap, kumakain, ganun lang. Kasi peaceful talaga yung lugar. At saka safe na safe. Malamig pa, syempre, kasi nasa tabing ilog kayo. Kung gusto nyo ring makapunta rito at ma-experience yung napakagandang experience namin, pwede nyo rin silang i-chat or direct message nyo sa FB page nila. Ayan, ilalagay ko na lang dito sa screen. Kayo na lang ang makipag-usap sa kanila kung gusto nyo. May magre-reply din naman sa kanila. So, ayan na nga guys. Sana nag-enjoy kayo at ma-experience nyo rin sana ang napakaganda at napaka-peaceful na lugar na to. Sa mga hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe na lang guys. Paki-like and follow. For more video updates, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!